Napuno ng mga fans ang AJ Music Bar and Resto sa triple threat match sa pagitan ng flip-top MCs na sila J King, Romano at M-Site. Bukod pa dito, pinakaabangan din ang laban ng mga Noboy si Hanong rappers na naganap din sa AJ Music Bar and Resto. Teritoryo Magingay! Napuno ng fans ng flip-top ang AJ's Music Bar and Resto dahil sa pinakaabangan na triple threat teritoryo flip-top battle sa tatlong MC ng flip-top na si Romano, J King at M-Site. Pero bago yan, miss, balik muna tayo sa'yo. Ay mali, hindi naman pala naging tayo, babalik pa ako sa'yo. 9 years na nakabiliti ka. Ganun ako si kaseryoso talaga. Isipin mo, kung ikaw ang nakakilala nun, di hanggang ngayon sana, girlfriend ko kita. Pero pag ginapang kita, promise, hindi nalalagpas sa binte. Kasi pag ako ng gapang, gentle, pero nakakakiliti. Ang rap battle, ano siya, para sa akin, ano eh, part siya ng expressionism. So, parang pag-express mo bilang ikaw, kumbaga, kung bilang ikaw, minsan may side ng rap battle na ina-express mo kung ano yung gusto mo sabihin sa kalaban mo, or minsan naman talaga ang rap battle, hindi lang panlalahit ng kapwa. So, rap battle nga eh, so labanan ng talent, labanan ng rap talent. So, hindi lahat umiikot sa laitan, sa murahan. Marami pang side ng rap battle. Ang flip-top battle sa isa sa mga kinahuhumalingan ngayon ng mga kabataan. Ito ay ang paggamit ng ritmo at salita upang makipagtunggali sa kapwa rapper nito at maging dito sa Nueva Ecija ay mas nakikilala na ang kultura ng hip-hop lalo na sa mga kabataan. Isa na si Romano sa mga sumisikat ngayon sa mundo ng flip-top sa Pilipinas. Unang-una mula sa amateur battle, ngayon nationwide na to eh. Mula sa amateur regional lang, ngayon nationwide, buong Pilipinas na. Sobrang laki ng pagbabago bukod sa nakilala ka ng tao, nakapanibago yung picture ng mga tao, kaya na ano, kumbaga sa ano eh, pagkakakilanlan. Kumbaga sa ano, hindi porkit kilala ka, sikat ka. Lahat naman ang pagiging sikat, may kasiraan yan, na pwede mo ikasira sa pagiging karir mo. Ang pinakapinagbago na sa akin ng flip-top o hip-hop talaga, nakilala ako ng mga tao, nagkaroon ako ng disiplina sa sarili ko, lalo na menak na ako. Ang advice ko lang sa kanila eh, tuloy lang, rekta, kasi unang-una, wala namang gusali na nagumuho, na nagsimula sa itaas. Lahat nagsisimula sa ibaba. Ibig sabihin, wala rin umangat na nagsimula sa taas, lahat nagsisimula sa baba. Kumbaga sa ano kami, nagsimula kami sa freedom part lang na on the spot battle amateur na nanonood sa'yo, rugby boy, halos lahat na basurero nanonood sa'yo na kumbaga sa ano, hindi mo kailangan na ipahinto. Pagpatuloy mo lang na kung tuloy-tuloy hanggang sa madiscover ka. Kumbaga sa ano, kung wala ka namang kakayahan, hindi po pwede hindi ka madidiscover eh. Pero hindi lahat na may kakayahan na didiscover eh. Kumbaga sa kabilang banda, baka buwelos na kami. Maging ang mga kababaihan ay hindi rin iba sa kultura dahil sa katulad ng iba't ibang genre ng music, ang flip-top ay bukas sa mga rapper anumang edad at kasarian. Nakailigan lang namin, ganun, parang nakikinig lang kami ng mga ano, mga rap song, ganun, parang nakailigan na namin. Kaya pinasok na rin namin yung pag-rap. Nung bata po kasi kami, laging rap na po yung napapakinggan namin. So ayun po. Nahihiligan po namin yung pag-arap. Isa naman si Jay Smoke sa mga rap artists na dumayo pa sa kabanatuan para manood at mag-perform. Tsaka yung rap music kasi, iba talaga kaysa sa lahat ng ano, mas malakas, lalo pag sama-sama, buong hip-hop sa rap music. Yun yung pinakamasayang parte ng pagiging rapper. Ang bawat rapper ay may iba't ibang banat, anggulo, maging ang ginagamit na paraan ng pagra-rap upang ma-express ang kanilang nararamdaman at saloobin. Tumpo po na ako aning, tumpo po ang guro ay di ka rin tol magaling. At ganoon, tinanito ako ha, bago mo ba ako tinalo to, tinalo na kita. Ako na ako maniniwala sa inyo. Kung tinamon mo ako ay pagbuhay pa rin ako.